but a man of understanding will draw it. Muna, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Diverse weights and diverse measures, both of them are alike abomination to the Lord. Even a child is known by his doings, whether his words be pure, and whether it be right. May sabay, the hearing of and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Then, pakiulit lang po natin yung 6. Ready, go. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Pagkakataon, bagong taon, saan ngayon po'y patuloy lang po na mag-alilingkod sa inyo, Panginoon. Isa sa mga bagay na yan, pag-aaring salita, Panginoon, magpa-proclaim ng salita. Hindi lang basta yung Panginoon, makikita namin na kayo po'y pinapalago niyo, Lord, sa, again, according to our faith, according to our own efforts din, Panginoon. Kami po'y lumalago. I pray na bawat sa lumago, tignan namin minsan may mga advanced topics. I pray na isa sa mga araw na yun ngayon. I pray, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Lord, para makita namin kung ano yung mga dapat iwasan, ganoon din po naman yung ano yung mga dapat maging maingat po kami at yung iba naman dapat gawin. So I pray na again kayo pong malulati lagi at yung mga bagay na nag-undermine, Panginoon, yung mga plano sa amin at even sa aming bansa at sa buong mundo, Panginoon, I pray sawatayin niyo po ito, Lord, but I pray sa church, Panginoon, una sa lahat dito po kayo ma-glorify. At di mangyayari kung di namin naiintindihan ang iyong kalooban. So again, kayo po mag-bless ng aming pag-aaral ngayong umaga at hapon, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mahina ba? Check mic test. Hello, check. Hirap minsan magtimpla nito eh. Good morning sa lahat. Good morning po. Good morning po. Ang title po natin ngayong umaga, wala nyo. Hindi. Title po ngayon natin ay simple lang, maiksi lang kasi yung subtitle ang mahaba. Title po natin is Religious Hype. Pakiano nga po, medyo mainit. Kahit madumi na yan. Ito na lang, sige, na lang. Kasi mukhang mag-init ako ngayon eh. Ngayon pa lang, nag-init na ako. Title po natin is Religious Hype. Ano yung hype? Hindi po yung hype ha, parang mag nagalit ka sa isang tao. Hype ka talaga! Hindi ganon. English po yan. Titingnan natin muna may meaning. Pero religious hype. Pero subtitle is What Black Nazarene Feast and Baptist Day May Have in Common. Okay? So again, medyo advanced pero kapit lang kayo, no? May mga topic talaga hindi ganon kadali katulad ng iba. Though yung iba, yung mga gitong klase ng topic, pwede nyo yung i-assume na itindihan nyo. Pero kaya marami pong disclaimer sa umpisa eh. Yeah, anyway, let's go on with it. Binasa po natin sa Proverbs 20, napakaganda mga katotohanan dito. Ang mga passages sa Proverbs, parang walang kinalaman sa bawat isa, pero actually meron din. Pag tinignan yung Proverbs 20, binasa po natin 1 to 12, may kinalaman yan sa parang ating tema, no? Discerning word tayo. Basically, kailangan malaman mo yung masama, mabuti, medyo masama, medyo mabuti. Ay, parang di mo maintindihan yan, di, kayang kaintindihan yan. Kaya abawitin ko po dito sa 20s, yung 5, no? Yung counseling the heart of man is like deep waters, but a man of understanding shall draw it out. So, hindi pwede sabihin, hirang lalim naman. Pero pag may pangunawa ka daw, kahit gaano ka lalim, lalim mo naman eh. So, may mga topic na ganun po. Kaya ngayon, isa yun sa mga hindi madaling topic para sa buong mundo, basically, sa mga tao. Na kahit ilang taon natin pinag-aaralan, lalo na pag tinignan mo natin yung Nazareno nga nung this week lang yan eh, pareho. So ang lagi nasa utak ko na pag tinitingnan ko eh, hinahype din ng mga media, di ba?
milyon, ay milyon ba, hindi lang milyon, no? Libo-libo tao ang dumalo, ganyan-ganyan eh. O siyempre tayo yung mga nakakilala sa Panginoon, alam mo mali yun, tapos dinudumog pa ng tao, siyempre naisip mo, what in the, ano ba to? Di ba nila alam na mali yan? Na napaka-obvious, 10 commandments lang, sinamarize dyan yung kalooban ng Diyos, yung mga dapat hindi natin dapat gawin. Kabisaduhin mo lang 10 commandments, ang laking ano na yan, pangunawa mo na supposedly yan sa kalooban ng Diyos. At isa doon, sabi doon, dalawa nga eh. So una, of course, number one, ano yun? Design na rin natin. Saan nyo gusto? Deuteronomy or Exodus? Deuteronomy na lang. So yan, medyo mahaba po yan ha. Yan yung expounded version, pero isa lang po yan. Paibasa, ready, number one, go. God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Thou shalt have none other gods before. Okay, commandment number one, alalahanin mo ang Diyos na nag-alis sa inyo, especially sa chosen people ng time na yon. Sa kanilang minanifest talaga yung kung sino yung tunay na Diyos at pinakita niya yon. Hindi lang sa kanyang mga salita, sa ginawa niya para doon sa mga tao na yon. So, pastor, makaka-relate ba tayo dyan? Dapat, kung ligtas ka. Relate na relate ka dapat dyan. Kasi ganun din tayo. Supposedly, impyerno tayo lahat eh. Lahat tayong makasalanan. Galit na Diyos sa kasalanan. Hindi ka pwede sa langit. Pero pag siya pala yung gumawa, kahit pa ang daming ginawa ng kalaban, para hindi ka makaalis doon, at para maligtas ka, ayaw ka na niyang maligtas, gusto ka niya, doon ka lang, impyerno ka, hanggang by default, impyerno lahat tayo. Pero ang ginawa ng Diyos, nakawala tayo doon eh. Amen? Ang dali lang, sinira lang, pero bago ka nga siran eh. Hindi rin basta-basta yun. Madali dahil ginawa ng Diyos na madali, salamat sa Kanya. Pero kung ikaw ay naligtas, pwede mo ikumpara yung sarili mo sa Israel, na kung saan ang kamay ng Diyos ang kumilos. Ibig sabihin, marami siyang pwede minsan gamitin eh. Pero pag yung kamay niya na, sinabi yan dyan eh. No, talagang with a mighty hand. Paulit-ulit po yun sa Psalms, dito, Deuteronomy. Paano sila nakaalis doon? Eh, alipin nga sila. Tapos, paano sila mag-aaklas doon? Saan sila pupunta? Di ba? Pero, God made it that they were saved from that. Especially, yung pinaka doon, yung ano nga, yung pinaka plague na pumatay sa mga panganay. So, obviously, hindi yun something na tsambahan. Lahat ng panganay, pinili. So, sinabi kasi ng Diyos yun, napapatayin lahat ng panganay, pero may alam nyo na ginawa sa kanila, di ba? Mayroong sinabi sa kanila at sumunod naman sila ng time na yon. At very specific yun, no? Anong ginawa nila? Pumatay sila ng lamb. And then, ipinahir yung dugo. Yun ang nagligtas sa kanila eh. Nag-pass over yung Diyos. Halip na napatay lahat, hindi. In-spare sila, kumbaga, naligtas sila. Kasi sabi dyan, tapos pagkatapos no, inalis pa sila doon. Kaya makaka-reflect tayo dyan. Kaya siya ang tunay na Diyos, siya lang. At dahil siya kaya niyang gawin kahit ano, at siya nga lang ang tunay na Diyos, wala ka dapat Diyos na iba. Okay? And then, bilisan lang natin to. And then, pangalawa, dahil siya lang ang Diyos, ano na naman yung pangalawang commandment? Haba, ano? So, ako na lang, ha? Sabi dyan, thou shalt not make any graven image and any likeness of anything that is in heaven above, or that is in heaven in earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. So basically, nung panahon lalo nila, lahat ng bagay yun, basically. Kasi nasa ibabaw ng earth, nasa earth, nasa ilalim ng earth. So huwag ka daw gagawa, at huwag mo sasambahin. Huwag ka magbandi, hindi mas nang sinasama. Hinahalikan nyo nga eh. Pumipila nga yung mga... Napaka-hipokrito nung tumuha na. Amen. Well, punta tayo sa baptist mamaya. Okay, mag-ano. Katolik muna tayo. For I, the Lord, thy God, am a jealous God. So, ayaw nyo na may sasambahin kayong iba. Napakalinaw niyan. Una, ba't mo sasambahin yung idol? Eh, yung tunay na Diyos, di mo nga nasamba ng maayos eh. Yun, nakakawa yung mga kababayan natin. Amen? Amen.
Hindi ko na natutuloy pala, yun na yung pinaka-highlight niyan eh. Kung alam lang ng mga kaibigan natin Katoliko, kababayan natin Katoliko na linaw na salita ng Diyos na huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos na lalo huwag mong sasambahin, hindi po nila gagawin yung ginawa nila doon. At yung iba naman, hindi pupunta doon, pinagtatanggol naman. Eh, huwag mo nang banatan niya, mga kababayan natin niya, kanya-kanya lang tayo eh. Kamaya sa mga Baptist, ganyan din ang mga excuse eh. Huwag mo nang banatan, Baptist tayo eh. Eh so what? Kung mali, mali! Ganun lang kasimple yun, para mag-improve tayo, lumago tayo, lalong mapuri ang Diyos. The more na lumalayo tayo sa mali, natutuwa ang Diyos. Nag-glorify po siya. Yun ang gusto niya. Tulad ko, anak ko, kunwari, yun, nabanggit ko na naman si Ezzy. Ngayon, 82 siya. Pag nag-83 yan, medyo tuwan-tuwa. Eh, pag nag-90 yan, parang, ah, anong kailangan mo, kotse? Tuwan-tuwa kapag yung anak mo ay nag-improve. Lalo tayo din ang Diyos. Hindi tayo kontento na okay na, ligtas na. Tamad-tamad na, hindi ganon. So ngayon, pastor, hindi na nga ligtas. Kaya nga paano maligtas eh. Pag sinasabi mo sa kanila yung mali nila, na napaka laking mali yun. Natitisod sila doon. Tapos yung mga leader nila, mga mag-anak nila. Huwag masyadong tutok sa akin, bad. Dito lang konti. Ano mangyayari doon kung hindi makarating sa kanila yung mensahe na hindi okay yan? Ang nangyayari, ikot-ikot sila doon, okay lang yan. Medyo hindi, parang hindi okay yan, pero maya mo na. Hindi tayo gaya. Ang sinasabi natin directly sa kanila, galit ang Diyos dyan. Pero punta tayo sa topic natin. Anong ginagawa nila doon? Alam na natin, idolatry, hindi nga yun ang topic natin eh. Best basic pa yun eh. Ang topic natin ngayong umaga, tapon, ano yung common dyan? Kaya punta naman tayo sa introduction pa lang tayo, sa Baptist naman. So this week din, bago isipin na iba na palibasan, hindi ka Katoliko, kaya binabalatan yung Katoliko eh. Ay dati ako Katoliko eh. At mga kaibigan nating marami Katoliko. Pero hindi lang yun, hindi nang banatan lang eh. Inaaral natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Hindi, ginagawa natin. At pag nagawa na natin, yung iba rin, sana. Nung tayo sa Baptist ngayon, basta anong pinagkapareho niya? Kaya ulitin ko po yung title na, subtitle. Title is Religious Hype. Subtitle, What Black Nazarene Feast and Baptist Day. Alam niyo na yung Baptist Day, yung ginawa nila sa last Thursday. Kung ano man yan, yung iba dyan hanggang ngayon. May have in common. May pareho yan eh. Kahit yung isa Baptist, yung Katoliko, talagang... Gusto ko lang linawin ulit ha, malaki ang pagkakaiba ng Baptist sa Catholic. Of course, yung iba na walang halos pangunawa, eh, pareho lang yan, parehong Jesus lang eh. Parehong Bible eh, parehong kausap ko kahapon. Ano po bang Bible version ng ginagamit nyo? Eh, basta yung ano, yung malaki, yung Tagalog. Hindi po yung tanong ko yan. Hindi nila alam na marami ng Bible per version. Yung mga kunwaring Bible, pero hindi nila alam yun eh. So kaya ang isa sa mga another nating goals para sa kanila naman, yung mga medyo may alam na, pero hindi alam yung dapat pa nila malaman, nakatulad yan, yung Catholic, Baptist, malaki mo pagkakaiba niyan. So again, as an introduction, hindi ko sinabing pareho yan kasi may mga ganyang ano eh. Makita lang yung title, sabihin niyan, ano? Katoliko tsaka Baptist pareho lang? Wala ko sinabing ganun. Yung mga tipong ano eh, putting words to your mouth ba? Para lang makabanat. Obviously, hindi. Malaking pagkakaiba. Salamat sa Diyos. I believe ang mga Baptist ngayon, yan ang pinakamalapit sa mga lahat ng Christian group sa katotohanan. Amen? Kaya tayo mismo ay Baptist. Pero yung pagkakaiba niyan. So, takit yung mga yung Baptist day, parang year 2020, nga ganyan yan eh. 2020 and then 2021, pinapasa na yun sa ano, 2022 daw, nag-lapse into law. Yung sabihin nun, hindi ko na lang sabihin nun, pero ang feeling ko parang walang nag-veto. O sige, batas na yan, parang naging ganun eh. So, ang batas na pinasa nila, gusto ko palang basahin, sana makita ko. Matindi yung mga Pilipino po, no? Binuhin mo tayo, may Baptist Day sila, wala. Ngayon natin ang kanilang pinagmamalaki.
Republic Act 11897. National Baptist Day became law in the Philippines. As such, every second Thursday of January every year is a special working holiday. So mag-work ka pa rin. In honor of Baptist. In honor of Baptist. Section 2 of the law states, it is hereby the declared policy of the state that to recognize the Baptist for the continuous pursuit of their evangelical. Hindi na nga nag-saluin ng iba eh. Do iba medyo pa rin. Do iba-ibang method. Still, ang question, ano, para saan ba to? Ito, sinasabi. The evangelical mission to contribute to nation building by establishing Christian schools that instill, so Christian school palang bida dito, ngayon ko na napansin to ah. Kailangan may Christian school ba kayo? O wala, o wala kayo. Ay tayo. That instill academic excellence. Nakita niyo mga politik ano dyan. Dito muna tayo, medyo tago natin yung ano muna. Ay, national excellence yan eh. Maganda na may academic excellence. And build characters in the... So, very positive. Napansin nyo ba? And churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Moreover, this law recognizes the important contribution of the Baptist in nation building. Yun na yun. So, mayroong kesyo nangyari. Ano naman yan? So, pero nabanggit ko na po yung kanila. Basically, pag tinignan nyo, Pastor, ba natin niya go against ba tayo dyan? Eh, napaka-positive yan eh. So, positive nga. Kaso, ganito po yung problema. Again, ang topic natin, hinahalin tulad natin sa Catholic na I believe, again, di exactong pareho, pero may pagkapareho. Yung sa Catholic, abomination talaga yung idol yun. Pero, ano yung pareho nga? Ang pareho na napansin ko dyan is, parang sa ating verse, tingnan natin. Kasi sabi dyan, ay basa niyo po ulit, ready, go. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Okay, sa dalawang, ano yan, oh, bahagi yan, dumatay sa una. So napansin nyo ba, sabi niya, most eh. So, karamihan ng tao, ang ginagawa talaga, lalo pag meron silang means. Ibig sabihin, may kakayanan sila. Banggit ko lagi sa inyo, yung mga advertisements sa TV dati. Ngayon siguro, bumaba na yan kasi nga, may internet na eh. May kompetensya na sila, media. Pero sa internet daw, sa internet, sa TV daw dati, i-estimate dati na, kalimutan ko sino na gano'n. Pero million. Okay? So, di ko rin sigurado kung ano yung talagang para sabi nila pag depende nga sa oras tsaka sa, di ba, kunwari, boxing ni Pacquiao nga ganyan. Tapos doon ka mag-advertise, hindi dahil na yung nood nun. Grabe, million, papakita lang yung brand mo. Ba't ka magbabayad ng million doon kasi gusto mong mag-promote yung iyong produkto? Again, produkto, wala tayong masyadong problema dyan, eh, produkto lang yan eh. At tayong pakailan nyo natin titirahan yung kung ano man yung produkto na yan, unless alak yan. Yung pagiging alak, yun ang titirahin natin. Pero, hindi tayo masyadong interesado na sa kung ano mang ginagagawa nila. Kasi, sanlibutan yan eh. Gagawin nila yung ginagawa nila. Pero pagdating kasi sa religion, ano, damay-damay po yan. Pag may ginawa yung isa na mali, balik tayo sa Catholic, basta ko nang pakailan mo doon, huwag ko nang pakailaman. Eh, nakikita na ibang tao yun, nakikita na mga bata yun. At ang ginagawa nila actually, ina-advertise nila yun. Naintindihan nyo ba yun? So, tingnan natin muna yung mga definition, no? Sorry. Getting out of myself kasi medyo hindi ko na ano ng ano to eh. Nang outline. Pero alam ko yung saan ako punta. Ano unahin natin? Hype. May sabihin ng hype. Hindi lang basta sikat. Pag verb, eh, iba yan, no? Hypo, wala yan. Dito tayo sa verb. Hyping, hype. No?
To stimulate, enliven, usually used with up. Okay, ibig sabihin, hype up. Ganyan lang madalas yan eh. Increase. Pero sabi dito, put on, deceive. Nakita nyo yun? So negative agad. Kaya punta tayo sa isang dictionary. But anyway, pag sinabing put on, hindi mo sa magdamit, pero alam mo, dinadamit mo. Baka peke, di ba? May hypocrisy. Nung punta tayo doon mamaya. Deceive. Parang ka nanloloko. Parang kunwari ako, loko-loko ako, tapos nagbihis akong matino. Yung iba, ay matino siguro yun, di ba? Mga iba naman, mga bakla na naman, di ba? Lalaki pala, magkusuot ng pambabae, ang dami naloloko. So, loko-loko rin. Nang lang, naloloko. And then, actually, ito yung medyo gusto kong tingnan kasi ito yung medyo pasok, no? At medyo neutral, okay? Sabi dyan, to promote or publicize extravagant. So, walang mali sa pag-promote. Ang dami natin pinopromote dito, men. Pinopromote natin salita ng Diyos, ang Panginoon, ang katotohanan, at kabutihan. Pinopromote natin yan, walang problema. Kaso, isa sa mga kasama talaga pag sinabi mong hype ay public, no? So, minsan pwede kang puri sa Diyos, sa puso mo lang eh. Manalangin ka sa Kanya, magpasalamat ka. At sa ginagawa mo, nakakala nung iba, hindi naman alam bakit ba si ay naglilingkod, bakit siya maaga sa church, bakit siya naglilinis, bakit siya nagatabaw. Hindi mo alam na iba yon. Pero itong sinasabi, hype, public, pinapakita mo sa marami, sa madlang people, sabi nga nila. At sabi dyan, extravagantly, hindi lang basta pinapakita. So mga example dyan, again, anong gusto nyo? Kami, punta tayo sa Nazareno, tsaka sa Baptist. Ang ano dyan talaga yung mga businesses. Again ha, kung neutral tayo dyan, kung gusto mo i-promote yung ano mo, walang problema, kung may pera ka naman. Ang pinupuna natin dito, yung mali na. So for example, anong produkto? Kunwari, Coke. Okay, walang problema, pinapromote nila. Binibenta nila yung masarap daw, ganyan. Saka na tayo sa health hazard. Pero kunwari, walang problema. Pero pansinin yung pagpuro kong nakikita mo, bibili ka ba ng Pepsi? Hindi, kasi mas maganda yung kaya nakikita ko yung galing ng ano nila eh. Uminom, tapos siguro mas masarap yun. Diba? Again na, hindi pa masama yan kasi produkto lang nila yan eh. Pero imagine nyo, kung lagi na lang, bayad siya ng milyon doon kasi alam nila, kikita sila malaki kasi lagi sila yung nakikita. So, makikita mo na na, sandali, meron ding ibang inumin doon na okay sana eh. Men? Pero dahil extravagant, nagbayad sila para lagi makikita yung mukha nila doon, yung product nila, yung brand nila, makikita mo parang may mali na dito. Amen? At alam nyo na rin yun sana. Nagkakaroon ng bias dyan. May mga gandang produkto na hindi na promote dahil lang yung isa magaling mag- publicize. At again, hindi lang po sa TV ang commercial lang, maniwala kayo. Yung ibang mga galing, pag may kausap yan, kahit mga pastor nga, ginagamit eh. Kaya ako siya, binibiro kayo pag may nabanggit akong brand, di ba? Ano sabi ko? This. Ano yan? This part is sponsored by yan. Ganun. Kasi sabi nyo, ako siya tayo, hindi nagkababayad. Pero para malaman lang ng ibang tao na kaya minsan binabanggit yung mga ibang bagay dahil either binayara, may pabor yan. Okay, so tapos muna tayo sa mga ano ha, sa neutral, sa mga produkto. Balik na tayo sa Catholic at mamaya sa Baptist. Pag sinabing pinapublicize mo at extravagant, kayo ginawa nga ng mga Nazareno, alam nating mali. Again, yung iba hindi alam na mali. Pero part of that lie and hypocrisy and pag-promote nga ng abomination, nabanggit natin kanina sa first, di ba? And second commandment, abomination sa Diyos yun. Tapos sila, lalo nilang ipapamukha sa'yo yan, pakinggan mo yan. Nanonood ka lang ng TV, biglang mo makikita sa Nazareno, ano ba yun? Malito ah. Mamaya, di, punta ka na naman sa ibang kung sa Facebook ba niyan. Makikita mo, mamaya, doon na naman. Tapos meron pa artista, may magpapatotoo pa. Ako po ay naniniwala at ako'y deboto at ganyan. Kahit mali, kahit anong kalokohan yon, pag lagi mo nakikita, lalo yung mga bata, magtatanong yan, siguro totoo nga, di ba tayo may sakit ka rin ganyan? Magdeboto ko kaya dun? Nakita niyo yung kalokohan na yan?
So extra ba, sinasadya po yan. Kaya again, yung another ano po niyan is deception, put on, publicity. Saan yung madalas narinig yung publicity? Again, di sana masama eh, kaso minanipulate na ng iba. Kontrolado na nila yung naririnig at na nakikita ng publiko. Kaya ganoon din naman, yung, ano yung ibang publicity. Iba positive sa mga artista, di ba? Kahit si Raul yung mga yan, pag sila yung nakita, nakita yung mukha nila doon, sino ba yan? Ah, yan si ano, mag-usapan na yan, publicity tawag doon. At sila ay, ang goal nila dyan is, again, kumita, magkapera, at manloko. Ganyan po yan. So sana, dito lang sa dictionary, ano, hindi excellent, hindi cool yan, ha? So another dictionary ko po yung, isa eh, ang ganda yung pagkakasabi doon eh. Sana tama. Blatant or sensational promotion. Parang ganun din. Hindi mo lang pinopromo. Talagang parang gusto mong tingnan mo to. Ito yung aking ganyan. So kahit mga bata pa kayo, may mga kaibigan kayo na laging gusto niya pinag-uusapan siya. Alam niyo ba yung ginawa ko? Alam mo ba yung suot ko? Di ba alam na minsan parang nabubwisit ka na? Eh ba't nilang ginagawa pa rin? May attitude! Yun ang gusto kong puntuhin ngayong umaga po, no? May attitude within the person na pag laging gusto niya, siya'y nakikita. Ano kaya yun? Balik tayo sa verse natin. Most men will proclaim everyone his own goodness. So again, di masama yung good. Pero bakit lalong sarili mo lang at lalong ipoproclaim mo pa? Ba't mo kailangan proclaim? Kunwari, mabuti kang asawa. Hindi ba alam na asawa mo yun? O bakit ano mo pa? Poproclaim mo pa? May iba ka ng agenda. At that point. Balik tayo sa, again, sa Nazareno. Obviously, ano to eh. Pumunta ko sa mga bakla pa eh. Ganun po, so sobrang kalokohan yung mga idolater na ito, mga Catholic. Again, di lahat ng Catholic, iba dyan, mangmang, wala lang alam. Pero iba dyan, na biktima na, bandang huli, popromote nila yung di nila naintindihan. So gagawin nila, kahit malaking kalokohan yun, lagi mo nakikita, may patotoo pa kung sino, di mo kilala. Pero gaganda nung ano, talagang ginagawa po yan ng mga media. May way, sila na gusto nila, may agenda sila, mapapalabas nila. Na totoo, kahit hindi. So, balik tayo sa mga bakla. Ano yung mga bakla? Abomination din. Eh, ba't tinatanggap na maraming yun? Kasi nga, ganun din. Lagi mo nakikita yun, okay naman. Nakita mo yung pelikulang ganyan, yung bakla, okay naman, mabait naman. Diba? So, tatanggapin. Tapos sa mga politiko, gagamitin, pati si Pope. Siguro katanggap-tanggap yun. Kasi mangmang ka lang, yun lang totoo. Hindi mo na rin pinakinggan yung sinasabi ng konsensya mo kahit... Yan ay nakakasuka. Pero ano nga yung ginamit nila? Hype, ang tawag po doon. Hina-hype nila. Laging nakikita. Tapos ngayon sa mga pelikula, kaya daw yung Disney, nalulugi na. Kasi napapansin ng mga tao, bakla na naman. Eh ako, hindi naman ako bakla eh. Kung gusto, gusto yung titingalay ko, bakla pa, hindi na lang. Di ba? Kaya iba napansin, mambira itong mga to. Huwag na natin panoorin. Yan. So, balik tayo sa Baptist. Hindi, sorry. Doon muna tayo sa mga definition. So, another word for hype. So, ito kasi yung gusto kong, ano kasi ito yung uso ngayon, yung hype talagang tinatanggap na nila na, actually daw nila tanggapin. Kunwari, i-hype mo yung ganyan. I-hype mo yung sarili mo. Kung medyo religiously at spiritually inclined ka, ikaw na iiwas eh. Amen? Iba, yung mga Facebook friend nyo minsan, anong ina-hype nila? Doon tayo sa mga Baptist, sa mga Christian. I-hype yung, yung church nila. Diba? Sa halip. Hindi, yung Panginoon din naman ang... Hindi, puro pinakita ko, yung church namin, church, yung pangalan ng church namin. Yung iba, minsan na nag-advertise, yung iba nakukuha nila yun eh. So, ang gagawin nila, mag-advertise, Bible verse lang. Kaya sa maliit, doon sa bandang ano, this is brought to you by CCM. Mga ganun ba?
Kasi nagbayad sila, alam nila yun. Hindi nang pwedeng wala tayong ano. Yun nga dapat eh. Okay? So yan na. So sana na we-build up sa inyo ating team. Sabi naman dito, blatant and sensational promotion. Verb, publicized and exaggerated. Kanina, extravagant nga, exaggerated. OA na to. At sabi dyan, often, di lagi, pero often, napakadalas, misleading. Naluloko rin. Amen? Katulad nga, nung, ang dami talagang Katoliko, mga devout. Devout. Naniniwala talaga sila. Ibig sabihin ng totoo, tag-usapan natin totoo, hindi. Minsan dahil naniniwala. Kaya sabi sa Bible, ano yun? Broad is the way, wide is the gate that leads to destruction. O, paano yan? Ay, pero hindi na sabihin nyo, syempre. Hindi mabanggitin nyo, di ba? Balik tayo sa Baptist. Sensational ba yun? Diba? Ginawang batas eh. Hindi na yan. So again, meron tayong ano yung ginawa natin seminar about Baptist Distinctive. Isa po doon, napaka-importante, nabanggit ko yun, naalala nyo yun. Sinabi ko doon, kasi napansin ko rin, na-observahan ko, isa sa mga hindi nila magaya. Kasi isa sa mga distinctive ng Baptist, biblical authority. In a way, gagayain nila yun eh. Eh, Bible din naman eh, pero at least nasabihin na Bible din, Protestant, Catholic. Ano hindi nila magaya? Dalawang bagay. Ay independent pala, no? Pero yung isang bagay pa doon, sabi doon, separation of church and state. Kasi po, nung unang panahon talaga, dahil yung mga tunay na Kristiyano, ang natural na approach, sorry, ang natural na sentiment ng tao dyan, lalo yung mga pagano, at lalong mas pagano yan, mas karnal yan, malamang sa hindi, galit siya sa mga Kristiyano. Kasi pag pinaproclaim mo si Jesus yung Panginoon, siya yung tagapagligtas, yung iba dyan, walang di makapagligtas, eh talagang mawipikon yun, lalo na kung mga devoted, kung ano man yan sa paganism. So, yung ginagawa sa kanila, sa palagay nyo, pagdating sa batas at pagdating sa state, pinapatay po sila. No? Pag naasar yung kapitbahay mo sa'yo, lalapit yung kay mayor, uy, mayroon dito nag-preach ng ganito. Yung yun, gagawa ng parang persecute. Eh, wala nang dapat pang pakilamanan, di ba? Kanya-kanya tayong ano eh. So, pero, salamat sa Panginoon din, dumating po sa point na, ano, sobrang ganda ng patutunan ng Kristiyano, ganda ng message ng Bible, wala kang masabing mali dyan, at provision na rin ng Panginoon, I believe, banda ko na nagising-gising yung mata, banda mapatay ito, ang ganda ng ano nila eh. Kaya lang natin, at plus, the fact na, I mean, naliligtas din yung mga ibang mga opisyal. So, bandang huli, ano nangyari? Anong yung history nyo? Baliktad naman yung Catholic, ginawa state religion. So, mali din yun. So, ngayon, salip na yung mga Kristiyano, pinapatay yung mga Kristiyano na yung bida, pinapatay yung mga heretic, which actually include yung mga tunay na Kristiyano. Ibig sabihin kasi, nababago po yung definition ng heretic, tsaka depende kung sino yung namumunuan. Kaya, pinapatay ng mga panahon na yun, yung mga pinapatay din yung iba, pero ang talagang pinapatay yung mga tunay na Kristiyano na hindi nakiisa sa Catholic. Okay? Nakukuha niya. Mabilis lang ha. Pero andun ako sa saan na ba ako? Dun sa saan ako punta? Misleading, no? Separation. Salamat po. So kaya ngayon, in the modern times, eh syempre, ang lakas pa rin ng Christianity, katotohanan yan eh. So they say, mga tao, ba't natin mapatay? Mali tayo, ba't natin mapatay sila ngayon at maniwala? Huwag tayo maniwala. So na-realize sila yon, bandang uli, nagkaroon again ng power yung Christianity yung tunay, even sa in face of persecution ng mga Catholic and Protestant. Kaya ngayon, sino yung mga grupo ng tao na yung gusto na tayong i-separate natin yung sarili natin sa state? Kasi while gusto natin yung state, yung government, na gawin nila yung dapat nilang gawin, that meron talaga silang binigay ng Diyos sa kanila eh, na gawin, na hindi gayang gawin ng church, ngayon, sa panahon natin ngayon. Noong time na yun, ginawa yun sa panahon ni Moses, hindi rin nag-work, kasi nga, merong problema sa tao eh, hindi sila sumunod sa covenant nila sa Diyos. Kaya ngayon, nung panahon na yun, after ng Reformation and such,
Pero yung mga baptism doon lang in the shadows, alam, gustong-gusto natin, separate tayo sa state. Kasi hindi tayo pwede makipagsundo sa kanila ng talagang yung ganyan. Ibig sabihin, talagang parang dati nga sa Law of Moses, kasi hindi naman sila mga Kristiyano, hindi sila mananampalataya. Yan sila pwede pilitin. Hindi din tayo dapat nila pilitin. Ako ha, separation of church and state. Iba yung kapangyarihan ng church, iba yung state. May pareho yang jurisdiction. Huwag silang manghihimasok sa church. At tayo din, hindi tayo manghihimasok sa politika. Napagandang policy po niyan. At lahat halos ng free country, free states, yan ang at least in the, ang tawag dito, yung kanilang public statement o yung kanilang, ang tawag dyan, yung kanilang batas at yung kanilang, nakalimutan yung term, public statement o yung sinasabi ng mga artista. Ah, nakalimutan ko yung sinasabi nila yung totoohan dito, pero ang sasabihin nila sa iba ganyan, sa public. Hindi lang public statement. Yung press release! Salamat po. Alam niyo yung press release? Kasi bago yan mag... Paano ito? Paano itong batas na to? Bago yan mabatas, pinag-aaralan bawat salita niyan. At bago mo yan gawing batas, ilalapat nila yan. O baka naman may mali tayo dyan, baka mayari tayo dyan. Lahat po yan. Sa amin, sa, kahit sa IT, ganyan yan. Nire-release mo yung product na yan, meron yang dapat mag-abide dyan sa mga certain rules. So, ganun din yung mga... Pag sinabing press release, pang-asal po yun actually. Natin lalo sa kanila. Bakit? Kaya nga itong mga to, kahit yung Catholic, pinagmimitingan nila yung gusto kung anong i-release nila. Ibig sabihin, sasabihin sa publiko. Kasi yung totoo, hindi nila sasabihin, pero may sasabihin sila sa publiko na in a way, parang agree sila, pero in a way, paniloloko kayo kasi nga, kaya nga press release eh. Sasabihin lang nila sa publiko, ito, pero ang totoo, ito. Nakukuha na, para sa ibang mga bata. Okay, kaya nga tayo again, napansin nyo naman, ano tayo? Kaya sinabi ko, ibad, okay lang ba, naka-public tayo dito, may live and then may public sa YouTube, mas magandang version ng preaching. Bakit public yung preaching natin? Eh, public din naman sila, hindi pa rin. Okay? At lalo yung pinagmamitingan ng mga yan. Diba, sa nabanggit sila sa inyo yung Pope, may lakos na ba ako? Mahimili sila ng Pope, secret yun. At even yung mga pare, bago maging pare yan, secret yan. Bakit siya napili? Bakit siya pumasahin? Ba't yung iba hindi? Secret! Bakit yung sikreto mo isang bagay na may stake ng ibang tao doon, di ba? Kasi may tinatago. So tayo, wala tayong tinatago dito, amen? Amen. Kasi kung mali ako, di mali. Hindi ko yayakapin yun. Sabihin mo sa akin yung anong mali, tukuyin mo, mag-a-adjust ako. Babaguhin ko kung mali. Amen? Kaya nga pinapublic natin, may makapuna, basta mali ka ata dyan, sagutin natin. Kung mali tayo, abaguhin natin. Kung mali, so, pero balik tayo sa publicity, ibig sabihin, again, kaya natin na pinapublic, kasi wala tayong kinakaya. Ngayon sila, baliktad, ipapublicize nila yung sanitize, ang tawag dyan eh, sanitize, alam nyo ba yun? Nilinis na nila ng kanilang mga, parang hindi sila ma-husgan or, alimutan ko yung term. Basta para walang masabi ganyan. So, balik tayo sa separation of state, church and state. So, bakit ngayon? Catholic muna tayo. Okay? Alam nyo ba yung Catholic, sino yung mga nagbantay sa kanila? Supposedly, yung mga binayaran ng tax natin, tax money natin, sila nagsisecure ng mga yun, yung posisyon na yun, ano man yun. May public service ganyan, may public service ganyan. Malamang, tigil ang business doon, di ba? At wala ka na magagawa. Again, pati sa public, puro sila. Walang magsasalita na against doon. Buti nga sa internet ngayon, kahit na paano, free speech to some degree. Okay? Ano gusto ko sabihin pa? Exaggerated, misleading, separation of church state. So, may hypocrisy doon. So, supposedly, ang batas natin, nasa batas natin, walang gagawing batas na pro or against ka kahit anong religion. Yun ang sinabi sa batas natin. Eh bakit sila? Sumusuporta sila doon. Ginagamit nila yung resources ng bayan para sa certain religion yun eh. Catholic yun eh. So maling-mali.
So again, ang dahilan na naman, corruption, of course, at connection yan. Mapunan tayo sa baptism, pwede na ba? So ngayon, ang champion ng mga separation of church and state, by the way, sinasabi ng mga Catholic, balik tayo sa Catholic ulit, sorry. Yung mga Catholic, pag applicable sa kanila, pag convenient, sasabihin din nila yan. Amen? Magkalaban nila yung politiko, kunwari, pero mag-aakampi rin yan eh. Kunwari, nag-aaway para yung tiwala ng tao, di ba? Ganyan yan eh. Ay, binabatikos yung ano, siguro, kakampi natin to. Ganyan lang yan eh. Anyway, sabihin nila yan, dapat separate ang church, state, Catholic to ha. Kasi huwag nyo pakilaman yung church. Yung church to eh. Kasi convenient sa kanila. Pero pinapaboran din sila sa ibang bagay. Okay, yun yung hypocrisy doon. So, balik na tayo sa Baptist. So, yung mga Baptist lalo, dahil may malilit tayong churches dati especially, tayo yung umaasa lang tayo sa Diyos. So, Lord, salamat po at hindi na kayo pinapatay ngayon. Ibang bagay na lang ginagawa sa amin. Inintimidate na lang kami at nagsisinungalingan. Okay? Hindi tayo pinapatay. Salamat na rin. Eh, bakit ngayon yung mga malaking Baptist, lumaki na rin, umama na rin, tatanong nga rin, paano nangyari yun, di ba? So, salamat kung talagang walang compromise. Pero bakit yung mga naglaki ka na rin, namuliti ka na rin, bandang uli, nasa na yung separation of church and state? Yan ang tanong ko. So, supposedly, ginagawa mo sa church, lalo Baptist church, huwag mong pakilaman yung state. At yung state, huwag ka papakilaman. Hindi, pabor naman ni pastor. Eh. Kaya, ba't ka ba? Galit eh, pabor na nga eh. Ganun pa rin yun. Magkabaliktaran yun. Pag pinapaboran mo yun, meron kang hindi papaboran. Ganun lang kasimple yun. Entindihan nyo ba yung katuloy yung ginagawa natin ngayon? Sinasabi natin, ito yung totoo, sasabihin natin yung mali. Pag pinaboran mo yung isa, para ka, anong ginagawa mo? Nation building. Eh bakit yung Catholic Iglesia ni Manalo Soriano ba? Hindi ganyan. No? Anong gagawin nyo next niyan? Ganun na rin yun. Magkakaroon din yung politiko na susulong yung kanilang kamal. Eh, Baptist naman eh. At least, pastor, eh, Baptist. Kaso nga, the fact na pinapasok natin itong ganitong klase ng gawain, eh, questionable na yan. Okay, mamaya, papunta pa tayo kay Abante. Okay, mag-alala. At bakit kung, kasi ganito po yan, kung wala akong nakitang something wrong with Abante and group, diba, pambira, okay na rin, Baptist day na rin tayo, di ba? So, ibig sabihin, ah, mga galing yan, mga godly people yan, eh, bakit natin titirahin? So, tayo may kinabang din. Kaso, hindi. Okay, so nabasa ko na po yung yun na po yung batas, yun na yun. Kung may nakuha ba kayo? May nakita nyo ba sa Bible yun? Nakakampihan tayo ng state dahil nagbubuo tayo. Lahat naman magbubuo ng nation eh. Kahit mga pinakalokolokong politiko, yun ang sabihin nila eh. Ba't mo kailangan lang ilagay yung ano ng Baptist doon tapos supposedly okay na, katanggap-tanggap na? Okay, so natapos po tayo. Mayroon ba akong gustong ano sa mga... sa bagay, wala na kayong masyadong ano dito. Question siguro sa definition na lang ng hype na nabadaan natin. Exaggerated, misleading, put on. Okay na tayo dyan. Sige. This time, anong gagawin natin? Mag-focus po tayo dito sa ating verse. Proclaim. Ano yung sabihin ng proclaim is own goodness? Ang actually, another term sa biblical, sa Bible term po, yung ginagawa ng vote ng Catholic para i-promote yung sarili nila, manloko ng iba, ganun din yung baptism, magaling kami, at by the way, si Avanti po yung nagpasa niya, saka si Kanchal yan, kung sino man yan, si, pati si Villar eh. Ewan ko, ano ba si Villar dun? Do, sponsor, ewan. Kasi Senate din yan, papasa yung Senate. But anyway, kaya ang pinaka-underlying topic natin ngayon is, self-righteousness and faithfulness. Yun po yan, actually. Pero relate natin dito sa mga pinagagawa nung mga pinoproclaim nila yung kanilang sariling goodness. Okay? So, pag-aralan natin, ano yung ngayon? Yung pagkakapareho nila. Tingnan natin ano yung mali sa Panginoon. Medyo nakita nyo sana yun eh. Pero tingnan natin sa Bible, makita natin yung self-righteousness ng mga taong isinasay do, masyadong hina-highlight, yan ang tawag niya, minamagnify sarili nila, ah, ang galing namin, ang galing ng aming ganyan, yaman namin, marami rin kami, yan yung mga yan eh, yung mga mababaw na pursuit na hindi dapat ang mga churches na totoo ay
Nagme-major, hindi dapat. So, tingnan natin sa Proverbs pa rin tayo. Medyo generic to, no? Ako na lang babasa, sabi sa Proverbs 12:15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto wise. Tingnan na rin natin. Sabi po dito, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Ganito po yan. Hindi lang po ako yung nagsasalita ng ganito. Actually, may mga marami na nakapansin yung grupo natin, BMP, alam din nila. Kaya nabanggit ko last time sa inyo, nakaisa ba yung BMP dyan? Yung iba, yes, yung iba, hindi. Kaya napaka-elaborate ba nung ginawa nila doon? Kasi talagang ibang pastor gusto makisama. Anong gagawin natin? Magkakaaway tayo. Hindi, ganito gawin natin. Huwag na lang nating ipromote, mga ganun yung ano nila. Pero iba, makikiselebrate, huwag na lang tayo magtirahan. So, napansin ko doon, kung may mali, mali. Kung walang problema dyan, makisa tayo. Tama pala eh. So, I believe, ang nangyayari doon is ito. Ang hina-highlight nila, eh, para sa akin, tama to, para sa inyo. Hindi, hindi. Excuse yan. Na hindi dapat natin ka-involved. Balik tayo sa Catholic. So, iba daw, winaningan din natin. Ano sabi? Huwag mo na, yun ang tama sa kanila eh. Yung tama sa'yo, di iba. Ano sabi ng Baptist? Ganun din. Kung tama ba, sa inyo na, sa'yo yan, sa'yo yan. Ganun yung mga style eh. Sa'yo yan. Huwag mong tira, sa'yo yan eh. Oo, nasa akin nga. Kaya kasi sabi ko sa iba, para kung may mali nga, maintindihan ng iba. Hindi, sa'yo yan. Anong pinopromote doon? Anong tinuturo nila? Sinusubukan nito sa iba. Sa'yo yan, sarili mo yan, mata. At pag tinanggap mo yan, sa'yo lang yan. Pero sabi dito, kahit anong kalokohan, pag pwede mong maging tama, pwedeng maging tama sa sarili mong mata, eh, kaya hindi dapat ganun ang usapan. Ang usapan dapat, alam niya, ano ba yung mali dito? Huwag mo sabihin niya, sa'yo yan, sa'yo yan. Relative yun. Kung naalala niyo mga unang topic natin, ginagawa nilang relative ang truth. Naalala niyo yung truth kanina, yung last Thursday? May mga katotohanan, hindi pwede sabihin, ano yan, para sa ilang tama, para sa'yo mali. Pag-usapan natin, ngayon, yung madalas nilang pinipicture, yung 6 and 9, ha? Nakikita niyo ba yung mga meme na ganun? Sa mga bata, tingnan rin natin, okay, ibang perspective. Tingnan na rin natin, saka natin, di bang, ha? Plus, ano ba ito? Parang ganyan. Hindi, pero yung, gusto ko yung, ano, yung perspective daw, para sa mga bata. Nandito si Rafi, hindi ako makapag-draw. Nandito si Rafi, nandito si Peter, okay? Ngayon, may nakita sila sa floor, naka-drawing. Ay, yung drawing, ganito. Okay, so si Rafi yan, titingnan niya, 9 yan, Peter. Si Peter naman, hindi yan 9, 6 yan eh. Nakita niya na. Okay, ginagamit nila to, in a way, tama naman. So, ibig sabihin, may mga bagay na dapat tingnan mo kung anong perspective niya at maintindihan, ah, kaya naman niya pala nasabi yun. Kasi mali yung tingin niya, nasa kabila siya eh. Pero, debunk natin, hindi sa lahat ng bagay ganun. Kasi may mga tinatawag na absolute truth. Okay? Pag sinabing ito ay nandito, sabihin ng iba, hindi, wala naman yan dyan eh. May tatanggi mo ba na andito tong cellphone sa ibabaw ng pulpit? Para sa kanya, andito. Sabi ni Peter, depende sa iyo kasi para sa perspective mo lang 'yun. Eh paano mo itatanggi na andito to at wala to, hindi to, hindi dito. Hindi to, wala dito. Naintindihan niyo ba? May sarili din kayo diyan. Ne. Oh, ano ba 'yung maganda example? Kunwari ay ito naman. Anong kulay nito? Sabi ni Rafi, itim. Sabi ni Peter, depende naman. Depende saan? Depende sa mata mo. Eh kaso, pagdating sa kulay, kahit scientifically, nami-measure na yan eh. So, sabihin again, pag absolute truth, di mo pwedeng tanggi. Yung 6 and 9, maintindihan mo, tanggapin mo nga, no? Kasi magkaiba lang silang tinignan eh. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng gawin yun, okay? So bakit natin nabanggit yun? Kasi dito, kaya nga, inaalam natin bakit ba sinabing tama sa kanya yun dahil ba mali lang yung tingin niya or he's a fool. Kahit again sa mga controversial passages at teaching,
ginagawa natin sa printing postive na lang, bakit nagkakatalo pa mga Baptist? Eh, isa lang ang Bible. May agenda yung mga Hudyo doon. Again, alam nyo na yung na topic na natin dati yan. So anyway, balik tayo sa ito na. So kaya ang ano dito, self-righteousness, mag-ingat kayo dyan. Yan ang gusto kong topic natin dito or pag-ingat natin dito. I believe yung mga Katoliko, kahit tinanggap nila yon at pinoprotektahan nila yung iba na walang pakialam, hindi dahil hindi nila intindihan na mali yun, kasi malino sa Bible na mali yun. Kasi may tinatawag tayo self-righteousness na okay na to, para sa akin, ganyan yan. At ganoon din yung Baptist, minsan. Eh, huwag natin sabihin yan, ma-offensive blood eh. Eh, kung mali nga eh. Eh, paano sa'yo mali yun? Hindi. Mali ba o tama yung i-proclaim mo yung pakilam mo yung batas at paboran mo yung isang religion? Eh, tayo naman yun eh. Ganun din yun. Double standard yun. Gusto nyo ba yun? Alam mo yung double standard? Ano ay ganun nga, kunwari, Baptist naman yung state religion, gusto mo ba? Ganun nangyari nung 300th century kay Constantine. O sige, huwag natin patayin yung mga Kristiyano, gawin natin state, patayin natin iba. Yung mga tunay na Kristiyano, hindi makikisa doon. At dapat sa panahon natin, ganun din tayo. Eh, Baptist din naman yun, ayaw mo ba? Ano ka ba? Baptist ka ba? Hindi. Ganun laging tanong, ganun laging line of argument na iba, hindi mo maintindihan yung point ko na hindi na dapat pakilaman yung batas, hindi natin i-promote yung batas at yung politiko, hindi mo intindihan. Kasi nga, may self-righteousness. Another, sa 3012, self-righteousness tayo dito, again, kinokonnect natin sa Catholic perversion itong week na to at saka sa Baptist. Sana naintindihan natin. Ako muna, there is a generation that are pure in their own eyes and is not, and yet is not washed from their filthiness. So, ang relate naman dito, again, ang topic is self-righteousness. At napansin nyo ba yung inulit na bagay dito? Yung sariling mata. Ibig sabihin, again, yung balik tayo sa ating ano. Total, pamilya na kayo dito. Last Thursday, oops. Sorry. Ayan, diba? So last Thursday, mayroon tayo nabanggit natin yung truth. So ito yung katotohanan, yung malaking bilog. Tapos yung maliliit na bilog, perspective yan ng sino ba ito? Yesha, Peter, Stephen, and then kung sino man yung sino yan. Christian. So, para sa akin, ito yung totoo. Yeah, pero meron pa rin totoo. Okay? Kaya again, self-righteousness, hindi tayo dapat maging self-righteous, dapat righteous. Amen? Hindi self. So, ganyan yan. Pag usapang religion na naman yan, at saka, tawag nila dyan, denomination, pasok na yan. Kaya tayo, nung i-preach tayo, katotohanan, nagpapasalamat tayo sa Baptist tayo kasi maraming Baptist na nagtapat sa Diyos. Pero pag ginamit na yung salitang Baptist, yung grupo ng Baptist, kalokohan, even at that time, we will preach against also the Baptist. Nakita nyo ba yun? So yun yung magpapatunay at malinaw na kung ikaw, katuwiran talagang gusto mo, eh Baptist siya, huwag natin itatouch. Ganun. Nandali mo palang loko, mag-baptist din ako dito at huwag mo akong titirahin kasi baptist ako. Mali. So, self-righteousness yon. And then, okay, hindi tayo matatapos. Jeremiah. Hindi tayo magtatagal kasi ang ganda ng context ng Jeremiah. Ano nyo ba yung Jeremiah? Jeremiah, Hudyo. Kababayan niya, Hudyo. Ang Diyos, Hudyo ba ang Diyos? Kaya maganda yung may preaching na ano eh. Ang title niya, God is not a Jew. Nag-ahamon eh. Kasi nga, para maintindihan nyo, at puro pag sinabing Hudyo, tama agad. And ang Diyos, hindi Hudyo. Nasabi dyan, yet, ito po yung charge kay Jeremiah, no? Ang inutos sa kanya ng Diyos, yung Israel at that time, and even Judah, kasi nga yung Israel matagal nang nag-compromise. Yung Judah medyo righteous pa siya hanggang kay Josiah, pero ang dami na rin kalokohan. Kaya time pa lang ni Jeremiah, mga bandang kay ano yan, anak ni Hezekiah, then hanggang kay Josiah nabuhay at hanggang ano pala nasakop sila, no? Buhay sa Jeremiah. Eh sabi niya dito, tinutukoy niya yung mga Israel at yung mga Hudyo, sabi niya dito, yet thou sayest because I am innocent,
Surely his anger shall not turn from me. Shall turn from me. Amen. Parang ganito yan. Ah, mauwi naman Diyos. At saka wala naman akong ginawa masama. Kung galit ang Diyos sa akin dahil wala akong ginawa masama. Hindi siya magagalit sa akin. Sinasabi na nga ang propeta, galit na nga ang Diyos. Hindi lang si Jeremiah. Ang dami na. Panahon pa lang ni Isaiah. Sino yung mga unang nag-ano sa kanila? Yan nga, si Isaiah yung mga unang nag-prophesy. Na sila ay, actually, Moses pa lang. Pag lumayo sila sa Diyos, aalisin sila doon. Hindi naniwala. Sabi diyan, behold, I will plead with thee because thou sayest, I have not sinned. So, anong ano diyan? Ang feeling niya lang yun. Feeling niya, wala siyang kasalanan. Amen? O, ganun din yung Catholic. Diyan, wala akong masama. Wala ginagawang masama. Nagpupuri nga ako. May sumagot sa akin. Paano masabing hindi si Jesus nga yan eh? Masama akong idol daw. Kung sumasamba daw sila sa ibon, sa baka. Masama yun, no? Tama naman. Agree naman ako doon. Ito si Jesus to eh. Jesus, long hair. Hindi si Jesus yan. Yung ibang Jesus, puti, iba, itim. Ano ba talaga? Hindi, walang masama dyan. Nakita niyo yun? Pag natutukoy niya na at siya mismo alam niyang mali, pero ayaw niyang bitawan yung kasi self-righteous ang tawag doon. Walang mali dito. Dito ako pinanganak, dito ako mamatay. Yan, ang mga typical na katolikong sarado katoliko. Yan, o, ba't tayo sa Baptist? Ano sabihin ng Baptist? Wala namang ginagawang masama eh. Nakiisa lang naman ako dun eh. Diba? Kumanta-kanta lang ako dun. Ito yung mahirap sa Baptist kasi in a way, again, daming blessings sa Baptist. Okay nga, ganda ang kinanta eh. Pero hindi nila nakita, hindi sila innocent dun pag nakipag shock up ka, sabi nga nila, sa politiko. Na hindi mo inalam, ano ba yung, bakit ba ginawa ni Abante ito? Walang masama dyan. In-invite nga si Duterte. Dati ha, si Digong. Hindi ko na pinanood yun, di ako interesado. Kasi yung mga against din, sila yung nagsabi sa akin, sa public, sabi niya, nagmura nga si Digong. Tuwan-tuwa pa yung mga pastor eh. Hindi ko alam yun. Ba't gano'n? Kasi nga, i-offend mo ba yung presidente? O, depende kung promiser ka, hindi. Pero kung matinu-tinu ka, pinag-didiwa mo, Baptist Day, palamura yung presidente, tatawa ka pa doon, umuwi ka na, dapat. Kung hindi mo na-realize ng maaga, ha, dapat umpisa pa lang, alam mo na yun eh. Kaya kung hindi mo na-realize ng maaga, andong ka na, nagmura yung Duterte, yung mga pastor, tawa, umuwi ka na noon. Pero marami hindi, yearly gagawin nila yan. Yun ang pangako nila, anong gagawin natin ngayon? Tayo mga Baptist ngayon, para tayong inakaladkad ngayon. At ang pangalan ng Panginoon, ng mga politiko. At this year naman, si Sara Duterte pa rin. Sino mas corrupt? Si Duterte Senior o si Duterte Junior? Sino? O sabi nila, si ano daw, Sara daw. Kasi nung naging, lalong naging ano daw yung drugs doon sa ano, sumunod siya doon. At siguro mas magaling magtago si Duterte siguro, hindi natin alam. Yung confidential pan pa, nakita agad ng mga tao na loko-loko to. Eh, mga Baptist, hindi. Invite natin yan. Sayang, di ko lang nabasa sa inyo, pero gusto kong basahin sana sa inyo sinabi ni Duterte. Maniniwala ba kayo doon? Kung Baptist ka, para lang kamutin yung likod mo ng politiko? Hindi natin kailangan yun. I am innocent. I have not sinned. Either stupid ka, hindi ka, wala kang pangunawa. Kung Baptist ka, supposedly mga Baptist, may pangunawa eh. Parang kaya minsan nakakasal na rin. Ayoko naman, kung pwede lang magkaroon tayo ng bagong pangalan eh. Kaya nga ibang Baptist, umiiba na eh. Diba? Fundamental, independent. Hindi tayo kasama dyan. Southern Baptist, hindi tayo kasama dyan. Umihiwalay na sila doon. O ganun din dito sa Pilipinas, dapat umiwi na tayo matagal dyan. At si Pastor dito, matagal na rin umiwalay dyan. Pero minsan, alam mo na, kasi nga, sayang naman. Diba? So, na-experience din namin pumunta doon sa Senado, Congress pala, dati Congress. So, in a way, parang na-proud ko eh, bilang Baptist eh. Nakapunta ako kay Baptist dahil kay Congressman Abante. Dati wala pa akong alam doon. So, okay lang din sa akin, medyo proud din ako noon.
Kahit nasa labas lang kami. E nung nalaman ko na kung anong pinagsasabi nito ni Abante sa mga bakla saka sa King James, sandali. Hindi na ako ano dyan. So, I have not seen last. Mamaya buta tayo sa kabaligtaran nito mamayang hapon. Fidelity. So, pero ngayon, self-righteousness muna. Last tayong verse. 2 Corinthians 10. Natindihan niya ba self-righteousness? Maganda yung righteous, pero pag self-righteous ka, very negative niyan. Ito po yung ginawa ng mga tunay. Ibasa niyo po. Ready? Go. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Yung mga klase daw ng tao, ano to ha, both Kristiyano, hindi Kristiyano, regardless, may mga tao daw na para lang maitaas sila, ikukumpara nila yung sarili nila sa iba. O sa mga kapareho nila, kunwari, yung mga so ganun yung lagi yung ano niya. Ilan ba kayong average niya dyan? Yan lang. Ano, magkano ba offering nyo? Diba? So in a way, hindi naman sama sana kasi nga, alam mo na, para lang matansya. Pero bandang huli, pagkatanong mo yun at sinagot mo, iba na yung tingin sa'yo. Ano nangyari? Tinansya ka na nun. Sinukat ka na. Naintindihan niyo ba? Sabi ko. Pag nagsalita kami, suggestion ka eh. Ilang taong ka nang pastor, yan, nabanggit lagi sa inyo eh. Nag-uusap kami, doktrina. Ikaw ba? Nag-aaral ka ba yung Bible school? Ako eh, 29 years na ako nag... Ganon din sinabi ni Duterte, nung sinabi yan siya na ano eh. Na walang mali sa King James. Sabi mo na, may mali dyan. Ah, nagturo na ako ng ganyan. Sa halip na sabihin niyang, bakit may maling ano, ba't walang perfectong translation? Sa halip na i-substantiate niya yung claim niya, 29 years na ako, ano eh, ganun lagi yung claim. Bakit? Kasi kinukumpara niya yung sarili niya sa iba. Ikaw, ngayon ka lang, binasa mo yung Bible, naintindihan mo ba? Yung sabi sa Bible, dapat kung ligtas ka, tinuturuan ka ng Holy Spirit, nakita mo yon na mali pala yon, malinaw sa iyo na mali yon. Eh, kaso 30 years na yun, 65 years. Dahil yung number niyo, kinumpara ka doon, palbog ka agad. Ganun ang idea niya, self-righteousness. At kahit kaya, again, sa inyo ka namin, may nagkatalunan tayong doktrina dito. Mag-usap tayo doktrina sa doktrina, katotohanan. Hindi sabihin, ako pastor, ha? Ako tama. Hindi ganun. Pag ginamit ko na yon, alam nyo na ano na ako. Hindi ko gagamitin yun. Kasi pag katotohanan, absolute itong pinag-uusapan natin, walang position dyan. Amen? So, tabusin natin dyan. Amen? So, hamayang hapon, medyo balikan natin ng konti yan. Pero, mag-focus naman tayo sa yung kabaligtaran ng self-righteousness sa ating context, which is yung being faithful kanina sa Proverbs 26. Okay? So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Kayo po nakabatid, Panginoon. Ano yung aming objective dito, Lord? I pray na maging malakas din ang loob namin pag kami nasa tama talaga, even in the face of opposition, especially yung mga ganitong klase ng attack, na yes, hindi nila sila sabi na nag-a-attack, pero actually may way ng mag-attack, Panginoon, katulad ginagawa nila, hyping up even religion, Panginoon. Again, I pray na maintindihan namin ano yung talagang kalooban yung magtapat kami at hindi sumakay sa ganitong klase ng compromise, Panginoon, naintindihan namin yung mga boundary na sinet nyo sa amin, and therefore para kami matagpuan yung tapat tulad sa aming verse, Panginoon, na dapat na alam na namin na normal na sa mga unbeliever at sa mga karnal, nawa doon kami sa second part ng Proverbs 26 na kung saan sabi doon ay faithful man who shall find, na yes, maging comfortable kami sa katotohanan na talaga medyo real, Panginoon, ang mga nagtatapat sa inyo. But gawin pa rin namin to, Lord. Hindi kami intimidate. Tiwala lang sa inyo, Lord, na again, mga ibang rewards, hindi makakamtan din sa lupa. But umasa kami, Panginoon, sa inyo na kayo tapat. Sa langit, Panginoon, makakaasa kami, Panginoon, ng inyong rewards, Panginoon. At malalaman namin, Panginoon, na itapat mali ultimately sa langit, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.